Bumuka ang bulaklak, tapos sa kanay, sa sayo, tapos kasi magandang araw sa inyo mga bata. Magandang umaga po, Ginang Flora. Gusto niyo bang kwentuhan ko kayo tungkol sa isang kwento ng Florante at Laura? Opo, gustong-gusto po namin. Ang Florante at Laura ay sinulat ni Francisco Balagtas. Sa labas ng kahariang Albania, matatagpuan ang madilim, malawak at mapanglaw na gubat ng Quezon area. Rito ay may isang lalaking nakagapos na si Florante, ang anak ng mag-asawang si Doki Briseo at Prinsesa Floresca ng Albania. Habang nakagapos, muling nanumbalik ang mga karangian ni Florante, mga alaala kung saan si Adolfong Sukaban ang pumatay sa kanyang ama at kang Haring Linseo, na siya ring umagaw sa kanyang kasintahan na si Laura. Panginoon, ako inyong patawarin. Sabi ko ang aking pasanin sa pag-ibig na pinagkait sa akin. O tadhana, bakit ka ganyan sa akin? Laura ang aking iniibig. Bakit mo ako iniwan? Sa kamay ni Adolfo ay kay sumamot ako inilisan. Kay Adolfong sakim, sakim sa kapangyarihan. Pati walang salay kanyang dinadamay. O kay pait naman na aking buhay, tila sa akin wala nagmamahal. Laura! Albanya ng aking sinilangan. Ako sa inyo'y nagpapaalam. Habang si Florante ay walang pagod sa paghihinakit, ay may isang gererong nagangalang Aladdin, isang murong wari na liligaw ng landas at naghahanap ng lugar sa kanya'y giginhawa. Kabiguan din ang kanyang pasanin na inagaw ng kanyang amang si Sultan Ali Adab. Hindi natin aakalain na magagawa ng sariling amang agawin ang pag-ibig ng anak, ipagpalit lang sa sariling ninanais. O kailangang hirap dito sa akin, na sa pag-ibig inagaw na malapit sa akin. Ako ngayon nasa kagubatan, pinagsila ng ama na mapagsarili. Florida, Florida, ama ko, bakit mo ko natiis na magdusa? Sa kaligitnaan ng kanyang pagdurusa, ay may narinig siyang tinig. Tinig na animoy nasa kagubatan din. Ito'y kanyang pinakinggan, inunawaan, sinundan ang tinig at kanyang pinuntahan. Sa mga taghoy nitong kalumbay-lumbay ay tila naawa sa kalagayay kanya ding pinapasan. Laura! Laura! Ako yung pinagtaksil at iniwan. Hayaan mo lang ba ako dito sa kagubatan? Alam kong hindi mo maatim ang mahal mo sa kinagpisan. Sino kaya yun? Nasaan ka, Laura? Sa ganitong hirap. Halinagiliw ko at kapos ko'y kalagan. Hindi na pinansin pa ni Aladdin ang mga sigaw ni Florante. Hindi na sinagot at hinayaan ng umidlip muli. Sino ka at anong pakay mo sa akin? O yung ibaba, tanong ko'y sagutin. Ako isang moro, ang pangalan ko'y Aladdin. Nagligtas sa iyo sa mga leon na handa kang sunggabin. Ngunit hindi mo ba napapansin na tayo magkaaway? Magkaaway mula sa magkaibang kaharian. Ako'y taga Persia at ikaw ay taga Albania. Ako ay isang moro at ikaw ay isang kristyano. Magkaiba man tayo ng kaharian, walang pinipili pag nagtutulungan.
Hindi na kumuybo pa ang siyang may katanungan hanggang makarating sila sa lugar ng pagpapahingahan. Doon ay magpapalipas ng gabi hanggang kinaumagahan, magpapalipas ng hinagpis at kalungkutan. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng iyong kabaitan. Kabaitang ipinamalas sa panahon ko'y nangailangan. Balita sa Albania ay tanyag kang mandirigma. Ako'y isa sa iyong mga tagapaghanga. Ako'y humahanga sa kausayang mong makipaglaban. Balitang yan ay walang katotohanan. Wala akong pakialam sa mga bagay na ganyan. Nang lumipas ang gabit, ang araw ay mataas na. Napansin ni Aladdin na si Florante ay masigla. Ito'y kanyang niyakap ng may kagalakan. Ngunit itong si Florante tila malungkot pa. Akala ko ba'y panatag ka na. Ngunit sa akin nakikita, may dinaramdam ka pa. Mahirap sariwain ang iyong nakaraan. Ngunit, maaari ko bang malaman ang iyong nakaraan, kaibigan? Batid kong ikaw ay may katapatan, kaya sisimulan ko na ang aking kwento nang ako'y isinilang. At ikinuwento niya ang kanyang nakaraan sa kaibigan na maaasahan. Inilahad ni Florante ang katotohanan sa mga sandaling tadhana'y pinagkaitan. Si Florante, anak ni na Duke Briseo at Prinsesa Floresca, ay isinilang sa kaharian ng Albania. Na siya'y nasa 11 taong gulang, ay ipinadala sa Atenas at doon pinag-aral. O Florante, anak ko, nais mo sabihin sa iyo, panahon na para tuklasin ang mundo, dagdagan ang kalaman at dunog mo na pumapaksa tungkol sa ating mundo. Nais kong matupad yaring kagustuhan ng aking minamahal na anak. Karoon ako'y kapangyarihan kaya dapat natin natamas. Pagtutol mo'y hindi pumasok sa aking isipan, pagkat kagalakan kong matupad yaring kagustuhan. Salamat Florante sa iyong pantagap. Matupad nawang iyong pinapangarap. Ika'y tutungo sa lungsod ng Atenas upang matuto at lumiwanag ang iyaring landas. O Briseo, mahal ko, kailangan niya bang lisan yung laring rayon nito? Pag-aaral sa malayo ay maaaring magdulot ng luto. Kaya't kung maaari, paglisan ay iyong luto. Mas maraming kaalaman ang kanyang matutunan sa lungsod ng Atenas. Kaya sinta kong Floresca, ika'y huwag mabahala para ito sa kabubuti niya. Kung ganoon, mahal kong asawa, wala akong tuto. Florante, ang atensyon mo sana'y sa pag-aaral ay ipukul. Alagaan ang sarili. At laging tatandaan, ang pagbabalik mo hihintayin sa Albanyang balang. Sa Atenas niya nakilala si Adolfo na taga-Albania rin at ang gurong si Atenor na may busilak ng kalooban. Nakilala din niya si Minadrong pamangkin ng maestro na naging matapat at malapit niyang kaibigan. Good umaga po. Manigayang pagdating, Florante. Ito ang paraan niyong papasokan. Ako nga pala si Atenor, ang maging gurong mo dito sa Atenas. Maraming salamat po, Maestro Atenor. O Florante, ba't ka malungkot? Ayaw ko po kasing iwan ang pinakamamahal kong Albania, lalo na hindi ko na makakasama ang mahal kong amat nila. Huwag ka mag-alala, Florante. Ako muna ang kukupo sa iyo habang nag-alala dito sa atin. Ang lungkot mo ay nililipas din niya. Ito pala si Minandro, isa sa makakasama dito sa Pilipinas. Alimin mo sarili mo at maging mabuti ka sa nila. Ako si Minandre, ako ay iyong maging kaibigan. Buhat ngayon, ikaw ay kaibigan ng lahat. Ako rin pala si Florante. Ako'y mula sa karian ng Albania. Mabuhay si Florante! Mabuhay tayong lahat! Mabuhay! Hindi nagtagal ay naging malapit na magkaibigan si Minandro at Florante. Nang wala pa si Florante, si Adolfo ang tinitingala ng kalahatan. Dito, nagsimulang magalit si Adolfo dahil si Florante nalagpasan ang kanyang kahusayan. Isang hapon ay tinipo ni Maestro Atenor ang mga mag-aaral upang masubok ang kanilang kagalingan. Tayo magkakaroon ng pasasandula tungkol sa dalawang apo ng Tredias. Ang tatanghal si Florante bilang Polonius.
at si Adolfo bilang interpreters. Nang handa ng magsadulay, si Adolfo ay nalisik ang mga mata. Kay Florante may balak na masama. Balak nitong paslangin at tutuhanin, ngunit mayroong isang taong si Florante handang soklolohan. Guys, Florante rin maagaw. Dapat sa'yo mamatay. Itlay, Adolfo. Anong nangyayari sa'yo? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Si Adolfo'y tinutuo ang dula-dulaan. Ngunit si Minandro'y niligtas ang kaibigan. Si Adolfo'ng may salay pinabalik sa Albania. Pagkaraan ng isang taon ay nakatanggap si Florante ng liham. Liham mula sa Albanyang sinilangan. Ito'y pinadala ni Doki Briseyong, kanyang ama, minamahal na naglalaman ng masamang balita. Mahal kong ina, bakit mo ako nilisan? Hindi man lang tayo nagkasama ng matagal. Ama ko, huwag kang mag-alala. Ako'y pupunta riyan ay kay Dadamayan. Pagkatapos mabasa ang nilalaman ng liham, si Florante ay uuwi sa Albania. Magpapaalam sa bayan ng Atenas at sa kanyang gurot mga kaibigan. Inihatid ni Minandro sa Albania si Florante. Nang dumating sa bayang sinilangan, sa kaharian ay niyakap niya ang kanyang ama. Nagbigay galang at tinanong ang nangyari sa ina. Tila nabalot ng kalungkutan ang kaharian nang masilayan ni Florante ang namayapang ina. Florante, may sulat galing sa Cortona. Humihingi sila ng tulong dahil nanganganib ang kanilang kaharian na nasa kupin ni General Ismalik ng Persia. Ako si Haring Lunseyo ng taga Cortona. Ikinalulugod kayo makilala. Nais ko nga pala ipakilala ang anak kong si Laura. Magandang araw, Binibini. Ang pangalan ko pala ay Florante. Ako'y nagmula sa Albania, mula ng iba pa. Ako naman si Laura. Masaya akong makilala ka. Sana tayo magkakilala pa upang malaman ang isa't isa at maging magkaibigan o higit. Ako ililisan muna at marami pa akong gagawin. Paalam, Mama. Malita mo lang. Napakaganda naman. Nang iyong kasuotan, Binibini. Salamat, Florante. Natunugan kong galing kang Atenas, tama ba? Kasama ko ang kaibigan ko, ngunit hindi ko siya may papakilala sa iyo pagkat kausap pa siya ng iyong mama. Batid kong pagod ka sa iyong paglalakbay. Ngunit ilang araw na lang, kaya alis ka na. Oo, ngunit matitiyak ko sa iyo ako'y magbabalik. Pero bago pa man magsimula ang piging, maaari mo ba akong ipasyal sa inyong kaharian? Lubos kong ikinagagalak na ipasyal ka, Florante. Itong dalaway hindi na malayan, puso nila'y magkasinghulugan. Hanggang sila'y magkasintahan at lubos na nagmamahalan. Ngunit panahoy dumating at sila'y mawawalay sa isa't isa. Itong si Florante makikipagdigma. Ipaglalaban ang bayan ng mahal niya. Pagkatapos ng tatlong gabing piging.
Ngayon araw ng pagkikipagdigma at si Florante ay magkikipaglaban, laban para sa bayan at sa kanilang pagmamahalan. Florante, ang bawat sandaling ko sa piling ay katumbas ng maraming taong sa akin. Huwag kang mag-alala, Gino. Ang pag-ibig ko sa iyo ay walang mali. Florante, alam ko kung saan ka pupunta. Pakiusap, Florante ko, ikaw ay magbalik. Ito ang hinstagan at itago mo. Huwag kang mag-alala, Gino ko. Hindi ako mapapahamak sa mga pangibig ba ko. Saan mo ako ibabalik? Para sa Albania at para sa iyo. Hindi mapigilan ni Laura ang lumuha na umagos mula sa bilugan niyang mga mata. Inakap lamang siya ni Florante upang pag-anin ang loob na may kasamang paghalik sa kamay nito. Pinabaunan ni Laura ng luha si Florante na tanda ng kanyang malawak na pagmamahal para sa binata. Naglagi ng 5 buwan si Florante sa Crotona. Nagpilit na bumalik sa Reynong Albania. Ngunit ng matanaw yaring bayan, isang masamang kutob sa puso ang lalong nagpahirap. Nang makitang bandila ng kaaway ang winawagayway. Albania'y nasalakay ng mga morong sukaban. Ninanais ng mga morong maangkin si Laura. Ngunit papalag ito, kaya't napagdesisyonan na siya ay pugutan ng ulo. Laura, aking giliw, ikaw pala yan. O Florante, aking irog, salamat na ako iinigtas mula sa morong kalaban. Florante, iyo rin iligtas ang ama ko't ama mo, kasama ng ibang taga-Albanyang bilanggo. Magtutungo si Florante sa bilangguan upang kalabanin ang morong bantay at palayain ang mga bilanggo. Magbubunyo ang Haring Linseo, Duke Briseo at mga taga-Albanya. Ngunit maiinggit si Adolfo at muling kasusuklaman si Florante. Ngunit isang araw ang kanyang pagkikidigma ay umuwi na nag-iisa si Florante. Uuwian ang kasintahang naghihintay sa pagdating niya'y siya'y babalikan. Na makapasok ito sa kaharian ay pinaligiran siya ng mga kawal. Kawal ni Adolfong kaaway. Adolfong sinakop ang kaharian. Itong si Florante hindi makapaniwala na si Adolfong ito'y kanyang magagawa. Pinaslang si Duke Briseo, Haring Linseo, ng walang awa. Si Florante walang kalaban-laban. Dinakip at ipinatapon sa kagubatan, sa mga hayop balak gawing hapunan, utos ni Kondi Adolfong gahaman sa kapangyarihan. Napagnasaang si Adolfo'y kabig-kabig si Laura. Bitiwan mo ako, Adolfo, ang tulad mong pagsilat-duwag sa pag-ibig namin ni Florante hindi makatitibag. O, prinsesang Laura, huwag mo akong galitin. Sapagkat si Florante sinisinta mo hindi na maabutan ng dilim, pinakatay na siya ng mga leon. Kaya't wala ka ng ibang pagpipilian, gabi ako. Mas pipiliin ko pang mamatay o Adolfo'ng sukal. Kung wala na si Floranteng sinta ko, aalisin ko pa ang buhay. Hindi ako papayag na mapasin. At ipinapangako ko, hindi ka magtatamumpay sa yung plano. Saan ako ng pasensya, Laura? Wala nang Florante sinisinta mo. Akmang sasakta ni Adolfo si Laura. Ngunit isang pana ang tumama. Tumalima sa dibdib ng Adolfong taksil na sa buhay nito ang siyang kumitil. Mo. Talagang walang hiyang lalaking ito. Florida nga pala ang aking ngalan na nagmula sa Persyang kaharian. Laura naman ang aking ngalan at huwag kang mag-alala sa aking kalagayan. Ako ang siyang prinsesa ng Reynong Albania
anak niya dun sa iyong tubong krotona. Nalaman kong pupugutan ng ulo ang mahal kong nasa pinangguan. Dumapa ako sa masamang sultan. Hiniling na si Aladdin na aking ira na huwag ng pupugutan at makawalan. Kapalit nito ay pagsunod sa isang kasunduan. Ito ay ang pagpapakasal sa listang sipadan. Pumayag ang sultan. Prinsiping Aladdin agad pinakawalan, ngunit siniguradong malayo sa kagubatan. Nung araw ng kasal namin ng sultan, ako ay nakatakas. Ginamit ko ang kasuotan ng isang gerero upang hindi makilala ni kahit na sino man. Ilang taon rin akong pag-alagala dito sa kagubatan hanggang sa nakita kang muntik ng nilapastangan. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Nang dahil sa iyo, buhay ka niligtas mula kahit bawa kong napastangan. Sa kasalukuyay, may nasa gubat din. Sila'y nakarinig ng tinig. Tinig ng pamilyar na boses. Boses ng dalawang nag-uusap na binibini. Ito'y kanilang sinundan, tinuntun, at hinanap, at nang matagpuan nila'y sila'y nagulat at nabigla. Oh, Aladdin! Oh, mahal kong Florida! Dito kong Florida. Giliw kong Laura. Salamat sa Diyos sa ikaw ay ligtas. Salamat rin, Florida, pagkat puso mo ay ligtas ka. Sa iyo din, Aladdin, na nagigkas sa akin sa mga layong hindi ako sa gabin. Walang anuman katotok kong Florante. Ako ay nahabag kay Laura na makita ko siya nila pastangan. Kinuha ang pana at buso ang pinuto ng buhay ng tao na sumaan. Si Florante ang namuno sa kaharian. Albanyang bumalik sa dating kaayusan. Pag-ibig na hindi matitibag ng ninuman, kahit pa mayroong mataas na kapangyarihan. Mga bata, doon nagtatapos ang kwento ni Florante at Laura. Yay! Napakaganda pala ang kwento ni Florante at Laura. Oo ba?